Simple lang ang challenge ko sa inyo. Ipaliwanag ninyo gaano kalinis ang leadership ni dating Pangulong Duterte. Now, doon nyo sabihin na malinis ang administrasyon ni Duterte. Kung ang mga taong pinagkatiwalaan niya ay nasasangkot sa mga illegal na isyu at sa mga sangkaterbang kaso. Hoy, good morning sa inyong lahat. Happy Saturday, everyone. Alam nyo, doon sa mga nagmamalinis na sinasabi todo depensa, todo tanggol sa dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, simple lang ang challenge ko sa inyo. Ipaliwanag ninyo gaano kalinis ang leadership ni dating Pangulong Duterte. At gaano kaperpekto ang kanyang pagkapangulo sa ating bansa. Ha? Ito, i-rebut nyo ito. I-explain ninyo one by one ano ang ginawa ni dating Pangulong Duterte kay Lahare Roque na kung saan ang kinasasangkutan, katiwalian, pandarambong sa ating bansa. Michael Yang, drug lord, droga, at kung ano-ano pang isyo ang kinasangkutan ng kanilang panunungkulan. At take note, ito pa, si dating undersecretary Lawrence Lau na kung saan pinagkaperahan, pinagkakwartahan, kinamkam at nagkaroon pa ng overprice nung panahon ng pandemic. Yan ang iribat ninyo na mga Duterte vlogger. Malinis ba ang administrasyon ni Pangulong Duterte? Ha? Ni isa, wala siyang pinakasuhan sa mga tauhan niya na corrupt na magnanakaw. O ito na lang, yung ginawa nila dati. Dati kay dating DILG and Secretary Mike Sueño. Nang allegation ni dating Pangulong Duterte, corrupt si Mike Sueño. Kinasuhan ba niya? Pinahiya niya lang sa larangan ng kanyang pagsasalita sa lahat ng privileged speech niya. Pinahiya niya, dinungisan niya ang pangalan ni Mike Sueño. Pero, kinasuhan ba? Hindi. Kasi nga, nagpadala sila sa mga sulsul at alam nila na balakid si Mike Sueño sa kanya. Kaya hindi nila kinasuhan. Bangko sinibak lamang at pinahiya. Ngayon, diyan nyo sabihin na kung gaano kalinis ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Ito ha, panoodin nyo itong video nito. Nabudol talaga tayo ng Duterte administrasyon. Akalain mong napaniwala tayong matino at hindi kurap ang administrasyon ni Digong. Ngayon, tatlong miyembro ng gabinete niya ang sabit sa mga anomalya. Si dating presidential spokesman Harry Roque at idinidiin ngayon sa illegal na pogo sa Borac, Pampanga. Si dating presidential economic adviser Michael Yang, subject ng investigasyon ngayon dahil sa drug bust sa isang warehouse sa Pampanga last year. At si dating DBM Undersecretary Christopher Lau ay sinampahan na ng kasong graft ng ombudsman dahil sa overpriced medical supply noong COVID pandemic. Ngayon, kayo ang magsabi, matino ba mga tao ni Duterte? O katulad din niya na kurap at abusado, never again sa mga Duterte? Now, doon nyo sabihin na malinis ang administrasyon ni Duterte. Kung ang mga taong pinagkatiwalaan niya ay nasasangkot sa mga illegal na isyu at sa mga sangkaterbang kaso, paano naging malinis ang dating Pangulo? First of all, may naaalala ako, meron ako isang kaibigan na dating NBI agent na naka-assign sa Region 1. One time, tinanong niya ako, "Ninyo, kilala mo ba si Lau?" Sabi ko, "Bakit? Anong problema kay Lau?" Sabi ko, "Anong problema nga? Anong dahilan? Ba't mo tinatanong?" Sagot niya, "Ganito pare, nangungulikta yan sa mga operator ng pasugalan." Ha?
nangungulekta yan ng mga pasugalan. Ngayon, sabi ko, paano mong nalasabi na silaw ang nangungulekta? Anong ebidensya natin? Sabi kong ganyan. Ngayon, ang ginawa niya, isinent niya sa akin yung litrato. Napicturan daw nila eh, na nakikipag-usap sa mga operator niya sa Region 1. Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Ngayon, sabi ko, doon sa kausap ko, try ko kapain kung sino ang pagkatao niyan at sino yan, mga ganon. Pero hindi alam nung kausap ko, nakilala ko personal si Lau. Ngayon, itong taon to, tinanong ko nga, pagwas na nabigyan ito ngayon. Halimbawa, ngayon araw nabigyan. After ngayon, after 4 days, magpaparamdam na naman daw si Lau. Manguhingi na naman daw ng mga payo. At take note ha, hindi 100,000 kinukuha. Milyones ang halaga. Di ba? Doon pa lang, nung nalaman ko yon, pinarating ko yon sa isang malapit kay dating Pangulong Duterte. Usap-usap kami, hindi ko napapangalanan kung sino yung taong tinutukoy ko pang isa. Usap-usap kami, now, sabi ko, boss, ganito, ganito, ganyan daw ginagawa ni Lau. Pangalan mo ang nadadrop, mga ganyan-ganyan. Gulat na lang ako, hindi inaksyonan yon ng tao. Bagkos, doon ko na confirm na kanang kami niya ang taong yan, si Lau. One time, after 3 days, nag-usap na kami ni Lau through cellphone. Tinawagan ako ni Lau, ninyo, sino yung taong nagtatanong sa'yo, ganito, ganyan. Sabi ko, sir, ganito lang, tinanong lang ako tungkol sa'yo, ganito, ganyan. Oh, wag mo nang i-ano sa social media vlog yan, wag mo nang paingayin. Sabi ko, sige sir, wala akong narinig, wala akong ano. Yun ang story nun. Kaya kami ni Lau, kahit paano, nagkausap kami niyan. May number ako ni Lau. Kayo, ng mga supporter ni Digong, kayong mga vlogger, ni Digong na defender, nakakausap niyo ba rekta ang ibang mga tauhan ni dating Pangulong Duterte? Baka nakikita niyo lang, hindi kayo pinapansin, baka hindi kayo nakakausap. Kasi nga, inutil kayo. Ngayon, sasabihin niyo malinis ang mga Duterte. Ulol!